Yan. Nakikita nyo yan, guys. Yan daw po pala ang dahilan kung bakit daw po gustong i-revoke ang amnestiya at pinatahimik nga nila itong si former Senator Antonio Trillanes, dahil nga daw po masyado ng malalim ang kanyang nalalaman, kung kaya ready to fire na nga itong si Trillanes. At nung natunugan nila, naamoy nila na parang mapapahiya sila, inunahan na nila, pinatahimik na nila itong si Trillanes, sinampahan ng patong-patong na kaso, at yun na nga, nilakad ang revocation sa ano, sa amnestiya ni Trillanes, kung saan nga, 'di ba? Wala daw pong nakitang papers, document na isinubmit itong si Trillanes application ng amnestiya. Hindi natin alam kung tinago. Anyway, ito nga daw po pala ang ano, ang reason, dahil nga daw po sa pagkabisto ni Trillanes dito sa kampo ni Duterte at ni Bongo. Lalo pat kung matatandaan nyo, guys, nung September 2018, nag-file na po ng ano, ng Senate probe itong si Trillanes para po imbestigahan itong multi-million project ng pamilya ni Bongo na dawit itong si Duterte. Anyway, nakita ko tong ano na to, guys, itong article na to, kay Takeru Miyamoto. Talagang literal na panoodin nyo, guys, si ano, si Takeru Miyamoto. Well recommended, magaling, guys, sa ano, sa pagiging Detective Conan. Anyway, ano na pala siya ngayon, guys, 100,000 subscriber, and naka-subscribe tayo diyan kay Takeru Miyamoto, and we are very proud dito kay ano, kay Takeru Miyamoto sa kanyang achievement. So itong ano na to, itong content niya, I think kailangan natin itong i-spread, diba? So, ito na nga, guys, sinisiwalat ko din sa inyo. Kasi ako, guys, medyo mababaw lang ang aking kaalaman kung bakit nga tinago, hindi ko sure kung tinago ba nila kalida, itong papers or documents ni ano, ni Trillanes. Pero ang alam ko, guys, is si Trillanes po, isa po sa mga kritiko ng mga Duterte at madami pong nalalaman. Kung kaya't po, guys, na dahil nga po sa kanyang madaming nalalaman, hindi ko naman po kayang i-specific lahat, ay yun nga po, guys, pinatahimik nila. Kagaya ng ginawa nila kay ano, kay former senator and attorney Leila De Lima, na gustong paimbestigahan nga ni De Lima ang Davao Death Squad ng ano, nila Duterte, eh nung natunugan, gumawa sila, guys, ng ano, ng fabricated stories na itong si De Lima ay tumatanggap ng pera galing sa drug, ano, galing sa droga, which is nakulong nga itong si De Lima, diba, nang humigit kumulang 6 to 7 years. Anyway, justice is served naman din kay De Lima, na kasi, you know, nalalaman na natin lahat ng baho ni Duterte. So, akala nila forever in power sila. Anyway, guys, ito pala yung balita. So, Trillanes seek probe into multi-billion projects awarded to Bongo's family. So, according po kasi, guys, sa ating ano, 1987 Constitution, citing Article 7, Section 3, so the senator said, cabinet members shall not, during tenure, directly or indirectly, practice in any profession, participate any business, or be financially interested in any contact with or in any franchise or special privilege granted by the government. Oh, so madaling sabi, guys, bawal daw po, guys, sa ating batas na if you are official or appointee, bawal ka daw pong pumasok sa kampanya, sa ano, sa mga procurement or mga any kind of businesses, kasi labag daw po yan, guys, sa ating 1987 Constitution. So, itong si Trillanes, guys, nagpasa po ng ano, ng Senate Resolution 889, September 12, directing his Committee on Civil Service Government Reorganization and Professional Regulation to lead the investigation. Kasi nga daw po, guys, sabi dito sa title, meron daw pong multi-billion project itong pamilya ni Bongo.
So, affiliated po sila sa mga businesses, tapos medyo failed din daw po guys yung ano, yung ginawang construction doon sa Davao na merong humigit kumulang 1 billion na ano na pera. Now, eto guys yung gustong paimbestigahan ni ano ni former Senator Antonio Trillanes. So, ang Senate probe guys, katulad lang din po yan guys ng ginagawa ni Senator Risa Ontiveros, 'di ba? Kagaya nga ng ano ng kinonten ko sa inyo kahapon, 'di ba, itong si Senator Risa Ontiveros nagpasa din ng Senate Resolution 982 para imbestigahan itong ano secret deal gentlemen's agreement ni Digong dito sa presidente ng China. So wala naman po guys Senate probe kung wala pong nakikitang ano lapses, kung wala pong nakikitang kahinahinala. So, eto nga po guys, natunugan kasi ni ano ni Trillanes na meron daw pong multi-million project awarded sa ano sa Bongus ano family. So, yan po guys yung kanyang ano balak imbestigahan. So, ang mangyayari guys, ipapatawag itong si ano si Bongo tapos papasagutin sila kung ano nga ba yung pinakapunot dulo, kung ano nga ba yung mga transaksyon sa negosyo ni Bongo. So bali tatanungin sila eh kapag ano kapag pumasok guys sa ano sa isang Senate hearing kagaya ng kay Kiboloy, 'di ba, masyado po siyang ano scandalous, masyado pong mahahalungkat ang mga hindi dapat mahalungkat. So inunahan na nga po daw guys ng ano ng company nila Duterte na patahimikin itong si Bongo, kung kaya't finailan daw po siya ng ano ng sandamakmak na kaso, finailan daw po siya guys ng ano, yung mga tawag dito, kaso nga, tapos yung kanyang amnestia, nire-revoke. So, instead sana na ano, na matuloy itong probe na to, ang nangyari na panis. Kasi nga guys, mas nag-focus itong si Trillanes kung paano niya, ano yung sarili niya, kung paano paano siya makakalusot, makakalaya sa mga patong-patong na isinampa ng kaso ng kampo ni Duterte. Kasi nga po guys, nabisto na nga ni Bongo itong kaloko ni ano ni Trillanes, itong kalokohan nila di umano nila Bongo at nila Duterte. So ngayon nga po guys, naaresto itong si Trillanes, hindi na natuloy ang Senate probe. Bigla na siyang naglaho. So ngayon, safe na itong kampo nila Duterte. But, pwede naman po ito guys mahalungkat ulit kung mayroon pong isang senador na ano, na maglalakas ng loob, lalo pat kung sino yung ano, yung naka-handle dito sa committee ng ano, tawag dito, committee ng civil service. So, kung sino man po ang naka, ano dyan, naka-assign na senador sa ano na yan, sa committee na yan. So, yan po daw guys ang ano, ang dahilan. Ito yun guys oh, yung reason. Kasi nung September 7, 2018, ito po yung naamoy ni ano ni Trillanes na firms of Bongo Kin, top constructors, money, JV's delayed project, and Davao. So, yung transaction sa negosyo di umano ni Bongo at yung delayed na project, infrastructure na project doon sa Davao. So, may problema kasi guys na nag-ano sila, nag-ooperate sila, eh, mga small, ano lang pala sila, mga small, tawag dito, mga small, ano lang pala sila guys, builders. So, yun po guys yung ano, yung pangit dito, nag-ooperate sila, pero nasa letter B lang po pala sila. Letter ano, B license, which is labag po yun guys sa ating batas. Kapag ikaw ay nasa ano, ayun, nagpa-joint venture din po pala sila guys. Kasi failed po sila na makompleto ang ano, ang project sa pinaka-original na date, kaya nga delayed. So yun po guys, anyway, basahin nyo na lang po yun guys. So nagkakahalaga po pala guys yung CLTG ng ano 1.85 billion worth of infrastructure doon sa Davao region noong 2007 to 2017. And yet ano po sila guys, failed na mag-comply ng ano ng original deadline, 'di ba, para sa kanilang naturang di umano'y project ko no. So yun, so matotal gusto tong paimbestigahan ni ano ni Trillanes eh, kasi nga
nung mayor pa po guys itong si ano, si Duterte, ay meron na po silang tawag dito. We do not know kung sa buwatan, 'di ba? So anyway, yun po guys yung ano ni Trillanes na gusto niyang paimbestigahan. So anyway guys, yun lamang ho at it's me again, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.